At syempre, full shoutout sa tatay ko dahil siya yung pinaka-actor sa Mega Sardines B-roll na to. Sa kasalukuyan, what's up Martians? Welcome back to Mars Daily, your daily dose of photo, video, and a little more about me. So recently, nakareceive ako ng comments about sa ginawa kong video na Mega Sardines B-roll. At specifically sa comments, nagbabasa ako from Nico Andre Santa Ana. Sabi niya, yo Kuya Marco, I hope makapag-editing tutorial po kayo or if pwede pa, breakdown naman ng video mo sa Mega Sardines. Yes, yun ang gagawin natin today. So hindi natin gagawin masyado komplikado tong B-roll breakdown na to. Simpleng-simple lang. At syempre ayoko na masyadong mabore kayo. Papakita ko lang yung mga onting bagay na ginawa ko para mapaiba tong B-roll na to sa mga usual B-roll na ginagawa ko. Syempre, number one nandyan is sound design. At syempre, full shoutout sa tatay ko dahil siya yung pinaka-actor sa Mega Sardines B-roll na to. So, nandito tayo ngayon sa Premiere Pro. At syempre, para ma-refresh natin yung memory nyo, panoorin nyo muna yung full or yung full sequence. Ito yan. So yun ang full clip. So bago ang full breakdown ng video na to, kaya ko to nagawa dahil sumali ako sa contest ng Mega Sardines, which is sobrang nakakatakot dahil hindi naman talaga ako sumasali ng contest pagdating sa mga ganito. Partida, napakaraming kalaban, so sobrang surprising yung nagresulta ng contest. And I didn't win, but thank you sa mga sumuporta na nag-share, you know, even nag-react sa video na to. Thank you very much. I appreciate that. So, giving the full breakdown of this video to start things off, dito tayo sa first, sa Premiere Pro. So, Premiere Pro po ang gamit ko. Premiere Pro 2020. Legally paid. So, first, yan. It starts off with this mini sequence right here na pinipresent yung full product na Mega. So, over this timeline, may kita nyo, may naka-layer na effects. Ito lang yung simpleng parang old school filmic effect na pinatong ko. Para lang, feeling ko may dating. Tapos yan. Pam. Tapos, hard cut. Siyempre, una sa lahat, maghugas ng kamay bago magluto. And then, yan, hugas kamay shot. And kung papansin ninyo sa timeline ko, ito yung parts na to sa may ilalim, yung audio parts. Lahat ng yan ay puro sound design. At yung pinaka-track na to sa dulo na nakikita niyo sa baba, yan yung pinaka-music na inayos ko muna, kinat ko muna, at talagang tinaiming ko muna. Ang ginagawa ko kasi usually, pinipili ko muna yung music, then pinapakinggan ko over and over kung paano ko siya makakat, depende sa ilang seconds ko gusto yung B-roll sequence na mangyari. Like 30 seconds, 1 minute, you know, all that stuff. So next, this after ng hugas kamay is... Teka, zoom in tayo ng unti. Yan, nakikita nyo yung mga lines na yan. Yan yung mga speed ramp na ginamit ko. So, yun. Yun yung unang first transition na wala naman masyadong something na flashy. Simpleng speed ramp lang siya na nanggaling sa iisang direction. The thing about yung Daniel Schiffer style na B-roll at James Matthews style na B-roll is that sobrang komplikado niya. And masasabi ko lang, real talk, hindi lahat ng tao kayang i-replicate ng maayos yung gawa nila. And kahit ako, mahirap gawin tong style na to. As in, super complicated para sa akin. Dahil kailangan panuin mo siya from the start. At, or at least yung first three clips, pinaplano nyo. Ang kilala ko lang na maayos din gumawa ng mga ganito is ng Daniel Schiffer style. Siyempre, walang iba, kundi, sinut. Kaya shoutout sa'yo. At siya yung madalas ko kasama, gumawa ng mga
gantong style na sequence. So yan. Smooth transition, crack ng egg. Binabaan ko yung volume kasi baka mag-overpower sa boses ko. So, simpleng crack ng egg. Yan, shot sa ibabaw, overhead. At, gumamit ako ng speed ramp na naman. Boom. So, nakita nyo, medyo nang galing sa baba. Hindi pa pino yung cut ko. Full disclaimer, hindi ko masabing perfect tong sequence na to kasi I had only one day to do it. At same day para i-edit to. At same day para ipasa to. So, maximize what I have. Boom. Transition, as in. Yun yung move ni Salt Bae, kung alala niyo si Salt Bae. Yan. Sometimes, guys, yung mga gantong simpleng shots. Ang effect lang ito, simpleng zoom in. From start to finish, zoom in. Hard cut. Zoom in ulit. Speed ramp. Transition. And slow-mo. Boom. Kuha. Ito, masasabi ko para sa akin, yung pinaka-distracting. Kasi sometimes, well not sometimes, always kinikritik ko yung sarili kong gawa. After 7 days or 5 days, at binabash ko yung sarili ko. Masasabi ko lang, na sobrang common kasi nang may pinapalipad na bagay sa mga sequence na ganito. So, hindi ko naisipang paliparin pa yung mega. And, simpleng ikot lang, kuha ikot. Because it's, you know, masyadong common. So, yun nga. Kuha, ikot, and lapad. Yun, sobrang favorite ko yung part na yun, yung lapag. Medyo nakailang take kami sa paggawa nun. So, may speed ramp din yan. Speed, lapag. Yeah. Hard cut. Tapos, panibagong whip. Yung mga whips na ginagawa dito, sa sequence na to, manual ko siya ginawa. Dati, nung medyo nag-start pa ako sa paggawa ng gantong sequence is automatic. I mean, drag and drop. Kasi wala tayong choice. Kailangan natin mag-edit ng mas mabilis. And, you know, yan talaga. Ito hard to. Hard cut to, pero I could have done, you know, something better, like pwede ko siyang lagyan ng crossfade. Yun. So, another speed ramp. Yun, mabilis ang cut. Lagay itlog, zoom in. And then yan, nilalagay na yung sardina sa itlog. Yup. Yung part na yun, kita nyo, hindi ko alam pero nahulaan ko tong part na to kasi ang ginawa ko lang naman is crossfade na may speed ramp. Ayan, nakita nyo tong edges na yan. Itong mga yan, yun yung mga speed ramp na nilagay ko. So, speed ramp. Ayan, crossfade. And nag-work siya para sa akin. And another speed ramp. Whoop. And then, boom. Diba? So, hard cuts na lang. And dito, syempre gumamit ako ng green screen smoke effect. Nakikita nyo dito sa sidebar na gumamit ako ng green screen. Tapos, ang ginawa ko lang, minask ko yung usok. Naglagay ako ng mask. Ayan, katulad yan. Para hindi masyadong OA yung usok. Magmukha siyang kahit to parang natural. Ginawa ko kasi, nung sumali ako sa contest na to, pinanood ko muna yung mga entry at yung iba binubugahan talaga ng vape. Which is naisip ko, bakit namin bubugahan ng vape? Eh, kakainin namin pagkatapos. So, medyo kadiri. Yun, simpleng cut, smoke, ending. Hard cut ulit. At ito yung sinasabi kong signature shot ko para sa akin na nakuha ko kay James Matthews. At yan, nakikita nyo mga blue-blue na yan. Mga simple yung light leaks lang yan. Patong ka lang ng light leaks. Moving on, ganun lang kabilis ang B-roll sequence na to. Oh, 1 minute inabot tong B-roll sequence na to. And you're done! So that's it. I hope medyo may natutunan kayo sa B-roll breakdown na to. You know, just 3 takeaways from this. Sound design, effects, like smokes, light leaks, and seamless transition. Yung mga dati kong gawa, nilalagyan ko ng mga drag and drop transition, but yeah, it's a good thing. At so yun yung Mega Sardines B-roll na hindi naman ako nanalo, pero nako yung mga supporta nyo. So maraming salamat. At syempre, kung out of this world ka, huwag mo na rin kakalimutan na mag-like, comment, and subscribe. I'll see you guys on tomorrow's episode. Peace out.